Upset victory ang ginawa ng Adelaide 36ers sa team ng Phoenix Suns. 134-124 ang ating final score. Nagulat nga ang maraming NBA fans sa resulta ito, considering naglaro ng kahit kaunting minuto ang mga superstar ng Suns, si Booker, si CP3 pati na rin si Ayton. Craig Randall II at si Robert Franks ang pumatay sa apoy ng Suns. Combined for 67 points nga sila at very efficient din sa field. Ang ating namang kababayan na si Guy Soto had a very solid game. 11 points, 2 rebounds, 2 steals at isang assist. 7 years na ang nakalipas since tinalo nga ng isang non-NBA team ang isang legit NBA team. 2015 pa nga huling nangyari ito nang matalo ang team ng Brooklyn Nets sa Fenerbahce team. Pero anyways nga mga idol, next balita tayo. Sa 2 games nga na nilaro ni Patrick Baldwin Jr. ay sold na nga ang maraming Warriors fans pati na nga rin ang mga NBA fans. Itong si PBJ ay isang steal of the draft nga daw. Sa last preseason game niya nga ay nagtala lang naman siya ng 12 points, 6 rebounds, 4 out of 5 sa 3 pointers niya. Obvious na obvious daw na nakakuha na naman ang Warriors ng isang gem, isang player na mataas ang potential late in the draft. At kung nasubaybayan nyo nga yung paglalaro ni PBJ sa Warriors ay talaga namang fit na fit nga siya sa sistema nila. Yung playstyle neto ni Baldwin Jr. ay swak na swak sa laruan ng Golden State. Kaya naman for sure na magbablossom itong rookie na ito kung bigyan ng solid minutes ni Coach Kerr this season. For sure na makikinabang ito sa spacing na maibibigay ni Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole at nila Andrew Wiggins. Kaya sabi nga ng mga Warriors fans ay bakit nga daw na hinayaan ng ibang mga NBA teams na mapunta sa Warriors itong si Patrick Baldwin Jr. Dahil for sure another weapon nga na naman daw ito para sa kanilang team. At para na nga sa ating panghuling balita, bukas na ang preseason game ng Lakers at mukhang may plano na nga silang starting five. Nabanggit nga ni Coach Ham na maganda nga daw ang performance sa practice ng lineup na ito. Si Westbrook, si Nan, si LeBron, AD at Damian Jones. Etong limang ang daw ito ay ang kanyang preferred starting lineup. And if we look closely mga idol, ay ang main reason ng lineup na ito ay dahil sa depensa. At for sure na hindi dahil sa spacing. Dahil walang ka-space spacing nga itong lineup na ito. At mukhang nag-focus itong si Coach Ham sa depensa muna. Which is the same approach na ginawa ni Coach Frank Vogel noong 2019-2020 season sa Lakers kung saan nagkampiyon nga sila. Mukhang ang balak panindigan ni Coach Ham ang katagang defense wins championship. So let's see kung magiging maganda bang resulta ng lineup nga ito, ang early lineup ni Coach Ham sa preseason nga ng Lakers bukas laban sa Kings.